ka magkaroon ng choice kung saang lane ka pupunta. Alam mo, Tads, we should be more surprised sa ginagawa nila dito ngayon. Pero sa totoo lang, with all the things na nakita natin from the other teams, kung sino nga ba yung pwedeng gamiting mid laner sa hindi, hindi na tayo nagulat. Hindi na tayo nagulat. Kitang-kita na agad. Kumbaga, prediksi na agad dito. Easy prediksi. Pero Ter, sa mid lane, mukha nakikita mo agad yung presence ng ng Hayabusa. Hindi siya yung Hayabusa na okay, magsusok muna sa isang lane, hintayin mo yung mga members mo, yung susugod para sa inyo para mag-assist, pero siya mismo yung gumagawa ng play. Oh, pero kung napapansin mo dito, merong rotation na gaganap for the side of Omega. Pinipilit lang nilang palabasin si Carl Tizzy sa sarili niyang jungle. Carl with the Blazing Duet. Dito, mababa ang kanyang buhay, pero that is going to be Kurt taken down by Carl. Double kill para sa isang Claude. Tingin ko ayaw mo mangyari yun, pero may sagot din naman yung side ng Omega doon kay Rebo. Yep, magandang opportunity yun for Omega to go for pick-off. But unfortunately, hindi nila napansin na si Carl Tizzy pala nandun na with the Blazing Duet. Pero mapapansin natin yung emblem structure dito ni Carl Tizzy. He went for a high and dry, so he's always going for a pick-off. Really, really suitable for a mid lane Hayabusa. But kung sakaling nagkaroon ng mga team fight, kailangan muna maghintay ni Carl Tizzy or at least lumikot siya sa may pinakalikod para mas mag-proc ka agad yung kanyang high and dry. Toshi, nice attempt gamit ng kanyang meteor shower to steal yung purple buff ng Bren Esports, pero sabi ni Carl Tizzy, mabilis pa rin ako, man. Meron akong stack ng aking Art of Thievery. Alam mo, nakikita ko na ngayon yung mid lane as the adjustment role na kung sino man yung kailangan mo para manalo, doon mo ilalagay. Heath, Pew, Lusty, and Flap nandun sa may gitna ng marami. Kenji, getting away, regeneration, ginamit niya. And retribution, mapupunta na naman kay Haji, pero merong alalay na naman kay Lusty para mahuli si Heath. Lusty, every single time, just prioritizing kung sino nga ba yung magiging main target dito ng Bren Esports on GOT current situation. Sabihin na natin na si Lusty, kailangan niya munang gamitin yung kanyang Tyrant's Revenge para magkaroon ng reach. But with that sustainability na pwedeng, yung nangyaring situation kanina dun sa may turtle area, saktong-sakto lang din. Na kahit hindi natin nakakuha yung turtle, but with the strength of the Kufra, mukhang kailangan nilang makuha ito. Or their brilliance, nabato pa sa area, but it's enough to make him stay alive, si Rebo. Pero kasi yung pressure na nanggagaling dito sa side ng Omega, dito sa may bot lane, kailangan natin bantayan ng friend. Si Rebo yung nalalagay sa alanganin. Man, ikita mo talaga dito, when it comes to heroes and when it comes to gold, isa sa mga inaabangan natin dito is si Rebo. Well, he went for that again, yung magic worship. A lot of burn damage na pwedeng i-dish out dito, pero kailangan niya muna magkaroon ng COD. Meron siyang elegant gem going for the COD, pero look at the other side. Kita mo naman dito yung farm ni Toshi going for the mystery shop, mubuo agad siya ng glowing wand. Mm-hmm. And Carl at level 7, Toshi target ni Rebo at ni Lusty, and as you can see, Rebo makukuha niya yung kill kay Toshi, pero eto na ang rest back. Order of Brilliance, binato Lusty, nahuli siya nung shadow. Nadikitan ng shadow, yun nangyari, kaya hindi siya nakapag-teleport out. May damage pa naman yung quad shadow na yun. Pati kahit saan ka pumunta, basta within the vicinity ka ng quad shadow, mapupuntang ka ni Curtizzy. And with that kill, nakakuha agad siya ng Blade of Heptasy. So, unti-unti na sumasakit ang mga membro ng Omega dito. And also, on top of that, Glowing One na purchase na ni Toshi. Pero sa side naman ng Bren Esports, syempre hindi pa rin sila papatalo. It's all about the team fight. And talking about the team fight, mag-respond na naman ang Turtle. So, possibly, makakita naman tayo ng isang maglulupit na skirmishes. Mm-hmm. Kenji, Flap, TC, ito the never-ending love story ni Esmeralda at Uranus. Heath, nakahuli ng dalawa. Carl TZ, napilitang gamitin yung BMI para makalayo. And Carl TZ, nandun siya sa area ni Flap TZ, pero hindi niya pipihitin yung ultimate lang doon. Alam niya masyado makunat yan. Carl TZ, binabaril-baril si Heath. Yung turtle na naman, yung focal point dito sa ating laban. Tignan niyo kung kanino mapupunta yan. Ha, GZ, nandun sa area. Lusty dito, tumalun na. And Retribution, Tempest of Blades, lahat binato na. And Carl with the killing spree, Baksha will go down. And every single time na kukunin nila itong Lord, laging may Baksha na inaalay. Pero at that point on, Flap Tizzy overstepping doon sa kayang limit
ng side ng Bren Esports na parusahan si ni Kurt, and that is going to be a 1-for-1 touch. 1-for-1 exchange para sa dalawang kupunan, at nakikita natin yung timing dito ng members ng Bren Esports. Saktong-sakto, kakakuha na lang ng Necklace of Durance para kay Few. Ginamit niya kagad yung Real World Manipulation, nakulong kaagad yung side ng Omega. And with that, medyo nag-overextend na talaga dun si Flap TZ, at nakita ni Kurt TZ yun, okay, meron akong high and dry, pwede nating gamitin agad yung aking OG Shadow Kill, at yun yung nagpa-even out ng scenario sa side ng Omega at Bren. Pero ngayon, ang dami na kuwang kills ng Omega, pero they're not answering yung pinaka-problema dito sa side ng Bren. Si Carl TZ, 3-0. Dire-diretso siya dito na magwa-farm. Hindi siya napipigilan. Yung uptime niya, perfect for getting those monsters. DHS, now up. 6 minutes and 27 seconds. Ganun niya kabilis nakuha yon, and that is going to be something na kailangan bantayan ng Omega. Yep, at kapag nakakuha pa siya ng isa pang item ng kanyang golden staff, saanong sasakit yung damage output dito ng Bren Esports. At yun din yung hinihintay ng Bren Esports dito. Kaya ang ginagawa ng Omega is gumagawa agad sila ng aksyon na parang dito sa bottom lane had Jeezy trying to force Rebo for the Order of Brilliance. Pero sabi niya, hindi muna. Mag-ano muna ako, TP out into Chaos Assault. Mm-hmm. And gumamit ng ultimate. Pero makakatakas lang, just in time. Dito, ang Ling. Ang laking bagay nun, ah, para sa Omega. Kasi malalaman nila na, okay, itong window na to na walang real world manipulation, ito yung opening natin para lalong maging aggressive. Pero ang Bren Esports, sabi nila, oops, wait lang, mukhang nakulangan, nakita, nakakuha ng information dito yung Omega. So, Omega forcing the situation, going for the turtle, pero yung magiging reply na ng Bren Esports dito, okay, sige, nandito si Flap TZ, depensahan mo muna, just buy time para magkaroon dito ng real world manipulation sa Bren. And Haji Z, kompleto ang kanyang mga buff ngayon. Si Kenji ang napagtripan ng side ng Bren. 1/4 ang buhay niya. Last dito, malun doon para i-check kung merong tao. Haji Z and the others, nandito na sila sa area. Toshi with a flicker, and walang mag-gip masyado. Wala. Yung Blazing Duet ni Carl TZ, at hindi naman na itipilit din ng Omega yung Retribution, while si Kurt TZ nasa may pinakalikod, kinukuha niya yung mga turret. Muntik pang makuha yung turret dito, pero mukhang binalikan niya ng gamit kanyang quad shadows, pero walang minion sa bottom lane. It was, tingin ko, at least a worthy trade. Kasi turtle, yes, you will have that turtle buff, pati meron kang additional golden XP. Pero yung ma-take down mo yung turret sa bottom lane, pwedeng gamitin ng Omega to as an opening, eh. When it comes to next team fight, again, sabi natin kanina, pag umabot tayo ng 10 minutes, dito nagsisimula yung mga team fight, mga skirmishes, mga team fight na malakihan, kasi nandun na yung next lord. Glowing Wand, napunta na kay Few. Yung item, slowly but surely, umaabot na sa side ng Bren. Rebo, Lightning Truncheon. At kung papansin ninyo, Brute Force Breastplate ang kinuha dito ni Kenji. Alam niya na kailangan niya ng extra protection coming out from Carl TZ, at meron pa siyang isa Dreadnought Armor dito just for the sake na meron kaya niyang isustain yung damage na ibabato ni Carl. Golden Staff nakuha na din niya. Ako. And 9 minutes in, this is the time na kailangan magbantayan netong dalawang team na to. Kasi sa totoo lang, unti-unti na din nagkakaroon ng items yung Bren Esports. Shadow Mask, nakuha na din ni Lusty. At ito na nga yung peak time. Yeah. Pati makikita mo, ang ganda ng pagkaka-itemize, pero mukhang nagkaroon ng Shadow OG kill. Carl TZ, muntik pa mamatay. Ang ganda ng timing ni Carl doon. Inantay niya muna kahit papano na mawala yung Shadow kill. At nung nawala, tsaka siya nag-BMI out. Hindi siya mati-takedown. At si Kurt TZ at Haji Z, yung dalawang may Z sa side ng OMG. Nawala. Sila ang nawala. Oh my. 12 seconds para kay Haji Z at Bren Esports. Mukhang na ibaliktad na naman ng Bren Esports ang current situation nila. Coming from that, merong 3K network advantage dito ang Bren Esports, at unti-unti nila na-occupy ang territory ng OMG. But with that, Lord, nag-respond natters. Ang ganda ng play na ginawa ni Carl TZ doon. Ang ganda ng play na ginawa ni Carl TZ, yung patience, yung timing, yung precision ng play na yon, sobrang ganda. To the point na yung paata ay makapagpabaliktad netong, hindi makapagpabaliktad, pero magdadala ng tempo ng game papunta sa side nila. Yeah, and talking about sides, 32K net worth
na ang Bren Esports at unti-unti na nakukuha yung mga kailangan nilang items for another push. As we wait for the next objective, yung Lord nag-respond na at siyempre ini-ignore pa rin ng OMG at Bren since meron silang information kung nasan yung ibang members ng kalaban nila. And also yung top lane nagpo-push, so kailangan pang i-repel to ng OMG. Ngayon, kailangan na rin nila ditong kailangan na nila dito si Kenji. At habang nangyayari lahat to, si Carl, nandun sa may Lord area, ito yung isa sa mga innate abilities ng isang Claude. Hindi alam to ng side ng OMG, pero nakakuha na sila ng idea. Tumalun-talun siya doon, pero hindi na enough time yon para i-contest pa yung ginawa ni Carl. Level 15 na siya, while si Hajizi is at level 13. So in terms of retribution, mas mataas na pinoproduce na retro damage ni Carl as compared kay Haji. Kaya kailangan talagang maghabol ng Omega ngayon when it comes to this. Kasi unti-unti na nagkakaroon ng items. Force breastplate ang nakuha dito ni Kyle Tizzy. And Oracle na rin para kay Flap Tizzy. So meron talagang standard na frontliner ang Bren Esports. At kailangan nilang talagang mag-abang ng magandang opportunity para makakuha ng isang magandang Blazing Duet. Pero kita mo naman, Terz, hindi nagtitipid ang OMG. Meteor Shower kagad para kay Toshi. At ayan, nakakaroon na ng laban dito, ladies and gentlemen. The Lord is in the area. And Hajizi with a sliver of HP. Tempest of Blaze gagamitin niya para makatakas. Flap Tizzy and the others. Grabe yung sustain na pinapakita. Few, Revo, Carl. Nagtutulak na sila dito ng mga turrets. And eto na yung mga TPs. And this is going to be game number 2. Wow. Favoring the side of Bren. And this is probably 1-1. And tignan mo yung mga TP na lumalabas. Ganun lang kabilis. Parang nangyari nung game 1. At isang Lord lang may ng katapat after that very long patient game. And this winning moment is brought to you by Head and Shoulders. Man oh man, hindi magiging last series, last possible series ng season to, regular season to, kung hindi tayo pupunta ng game number 3. This is fitting para sa caliber neto mga players na to. Yeah, nakikita talaga natin yung present.